Magandang gabi po sa bawat isa na kasama natin ngayong gabi. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. Kumain na po ba kayo? Kami po, nakakain na. Sana all. At yung iba naman po ay nakahiga na, magpapahinga na, naghihintay na lang ng mga pag-uusapan natin at pag-aaralan natin. Nawa po ay maramdaman natin yung presensya ng Panginoon ngayong gabi. Kagabi ang napag-aralan natin, the God of all grace, sa biyaya ng Panginoon, that we suffer just for a little while. Yung mga suffering na nararanasan natin, pero yung assurance na temporary lamang ang mga nararanasan natin ngayon. At yung biyaya ng Diyos ang ibinigay niya sa bawat isa sa atin na for us to be humble before God, na makita natin na hindi natin kaya talagang kontrolin ang buhay natin. Hindi natin kayang iplano lahat sa buhay natin. At pag nagkaroon tayo ng anxiety, pag nagkaroon tayo ng mga fear, ng mga sickness, rejection, we can cast all our cares to God. At yung Panginoon ang magbibigay sa atin ng hope, ng He will establish us. Magiging faithful pa rin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Itong lahat ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawa alalahanin natin lahat yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Kagabi nga, ang sabi ko, alalahanin natin lahat ng mga grace ng Panginoon. Ngayon, gusto ko pong alalahanin natin muli lahat ng kabutihan ng Panginoon. And let us sing as we remember you, Lord. We remember your goodness, what you did for us. Alalahanin po natin lahat ito ngayong gabi. Offer
maalala natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung hindi siya nagka-eat sa kaisa-isa niyang anak na ibinigay niya para sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Panginoon, ngayong gabi, inaalala po namin ang ginawa mo, sakripisyo sa bawat isa sa amin. Yung buhay ng anak mo, yung buhay ni Jesus, ay ibinigay mo bilang isang handog, bilang isang lamb na maglilinis sa bawat kasalanan ng bawat isa sa amin. Panginoong Hesukristo, salamat po for the selfless love na meron ka, na sarili mong buhay, ibinigay mo kahit wala kang sala. Ginawa mo to once and for all of us, to cleanse us from all our sins and to make us righteous in your sight. Inaalala namin ito, Panginoon, at nagpapasalamat kami. Ito yung nagbubunsod sa amin para purihin ka, para luwalhatiin ka, para sambahin ka, aming Panginoon na tagapagligtas. Ngayong gabi, samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Nawa, madinig namin ang iyong tinig. Open our hearts and our minds to listen to your words. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta na po kayo dyan, mga kadebo natin? Kami po ay nagpapasalamat dahil araw-araw dumadami po yung mga kasama natin na mga baguhan. Wine-welcome po namin yung mga bagong umaaten ng ating devotion. Gusto namin pong ipabatid sa inyo na simula Lunes hanggang Sabado po itong devotion every 8 o'clock ng gabi. Sa umaga po, meron din tayong devotion. 6 o'clock po ng umaga, nag-i-start si Sister Myla. At pag Sabado po, ang Balyena family ang makakasama nyo. Kaya kayo po ay inaanyayahan namin at wine-welcome namin sa ating gabi-gabing gawain. Simula po nung isang taon, magpahanga ngayon, patuloy po ang biyaya ng Panginoon na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya wine-welcome po namin kayo. Magandang-magandang gabi sa bawat isa na imbag na rabii kada kayo ami. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. So sana po ay huwag kayo magsasawa sa aming tatlo, sapagkat naniniwala kami saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, naroon ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. So naniniwala kami, handito ang presensya ng Diyos at nasa inyong mga kanya-kanyang mga tahanan. Kaya po, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. So all over the world, tayo po ay napapanood. Kaya salamat po sa Panginoon sa opportunity na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Sa gabing ito, nais ko pong tanungin muna yung bawat isa sa inyo. Malilimutin na po ba kayo? Halimbawa po, yung inyong eyeglass. Lagi ninyong hinahanap kung saan ninyo nailagay. O kaya yung cellphone. O kaya wallet. O kaya anumang importanteng bagay sa inyo, minsan madali na po ba kayong nakakalimot? Malilimutin na po ba kayo? Alam nyo po, tayo daw po mga tao ay meron pong short memories. Si Carm daw malilimutin na. Mabata po pa, Carm? Oo. Lahat daw po tayo halos ay merong ganitong problema na kung saan we have a short memories. You know, lalo na po yung problema ng amnesia. Okay? Yung bang amnesia, yun yung hindi makatulog? Hindi amnesia.
Hindi, no? De, amnesia, ito po yung malilimutin. Okay, kaya nga sa gabing ito, ang topic natin malilimutin. Ay... Maka-Alzheimer's. Insomnia pala yun. Hindi makatulog. So, sa gabing ito, ang topic po natin entitled Dealing with Spiritual Amnesia. No? Marami daw dito mga sumagot. Mga malilimutin na raw sila. Okay. So, everyone has a mild memory lapses. One way or another, dumarating sa buhay natin yung tayo'y nakakalimot. No? Pero, yung pong iba ay may tuturing na clinically severe yung kanilang mga lapses, yung kanilang pagiging malilimutin. Lalong-lalo na kapag tayo po ay tumatanda na, so nagde-deteriorate uno-una yung ating mga memories. Daddy, no? Dad, malilimutin ka na ba? Opo, nakakalimutan ko na yung wallet, salamin, okay. Di baling wallet at salamin makalimutan mo, wag lamang ako. Sorry po, natawa ako sa joke ko. So yung po mga pasyente na meron pong ganitong problema, yung amnesia, minsan po nakakalimutan nila kung sino sila. Nakakalimutan nila kung nasaan sila o ano sila. Marami pong mga bagay silang nakakalimutan, ano? Kaya nga po, alam nyo, yung pong mga magagaling na mga teacher, okay? Let me share with you yung mga magagaling na mga teacher. Inuulit-ulit nila yung kanilang mga lesson sa kanilang mga estudyante hanggat hindi nila natututuhan. Yun po ang layunin nun, to make it sure na yung lesson na kanyang itinuro ay hindi nakakalimutan ng kanyang mga estudyante. Kaya nga, I believe with all my heart to deal with spiritual amnesia, kailangan nating ulit-ulitin yung mga lesson na dapat nating matutuhan. At dito po, makikita natin si Apostol Pedro ay ibinigay niya yung kanyang intention or layunin kung bakit siya sumulat ng 2 Peter. So, pag-aaralan natin yung 2 Peter, pero magsisimula tayo sa verse o sa chapter 3, 1 to 3. Yung po muna yung pag-aaralan natin sa gabing ito. So, dito makikita natin yung layunin kung bakit sumulat si Apostol Pedro. Sinabi niya rito sa chapter 3, 1 to 3, yung layunin niya kung bakit siya sumulat uli ng ikalawang aklat niya, yung second epistle niya na maituturing na parang continuation doon sa kanyang first epistle. So basahin ko muna po yung sinasabi rito sa verse 1. This is my second letter to you, dear friends. And in both of them, I have tried to stimulate your wholesome thinking and refresh your memory. Okay? Kung mapapansin po ninyo, binanggit dito ni Apostol Pedro yung layunin niya kung bakit siya sumulat ng second epistle. Ang layunin niya is to stimulate your wholesome thinking and refresh your memory. Sabi niya, isinulat ko ito upang paalalahanan kayo at pukawin ang inyong pag-iisip. So, mukha pong yung mga mananampalataya na sinulatan niya ay kinakailangang sulatan niya muli upang, una, mapaalalahanan at pukawin yung kanilang mga pag-iisip. May kasabihan po tayo, mga kapatid. Paalala ang gamot sa taong madaling nakakalimot. Totoo po ba yan? So kinakailangan laging constant reminder, constant
constant recollection. Kailangan paulit-ulit kaya yung mga teacher na inuulit-ulit yung kanilang mga lesson para lang talaga mabigyan ng diin dun sa kanilang mga estudyante. Kaya nga, yung pong mga magulang, kuminsan, okay? Minsan nasasabihan na, si mami, ang kulit. Paulit-ulit. Now, the reason why, paulit-ulit yung mga magulang kasi mukhang hindi naririnig, mukhang hindi naintindihan, at hindi sinusunod ng mga anak yung sinasabi ng kanyang magulang. Kaya, yung magulang naman, ang tendency, ulit-ulitin. Kaya napagsasabihan ko minsan yung mga magulang na makukulit. Kasi, yung magulang, ang intention niya, maintindihan, maisagawa kung ano man yung sinasabi ng kanyang mga magulang. So dito, makikita natin si Apostle Peter, no? He's taking advantage of the situation. In fact, he wanted to make the best use of the time left to him. Kung mapapansin po ninyo, sinabi ko na to kahapon. Ito pong sulat ni Apostle Pedro ay sinulat niya AD 63. Siya po ay hinatulan ng kamatayan ni Nero AD 65. Sa makatuwid, 2 taon na lang yung natitira sa buhay niya nang isinulat po ni Pedro itong mga sulat na ito. Kaya po, he is seizing the moment. Merong isang kaibigan tayo at inaanak namin sa kasal na pastor. Sabi niya, Pastor Ninong, I commend you kasi gabi-gabi yung inyong devotion. Natutuwa po ako, yun ang sabi niya. Ang sagot ko naman, seizing the moment. No? Kailangan samantalahin natin yung pagkakataon. So dito makikita natin, si Apostol Pedro, sinasamantala niya yung pagkakataon. Habang siya'y nabubuhay, habang na meron pang siya'y nasa matino pang pag-iisip at meron pa siyang kalakasan, ginagawa niya yung lahat ng kanyang magagawa dahil alam niya isang araw magkakaroon na ng expiration yung kanyang buhay dito sa lupa. At ang layunin ni Apostol Pedro, wala man na siya, kung halimbawa kinuha na siya ng Panginoon, yung kanyang mga tagubilin ay mananatili sa puso at isipan ng kanyang nung kanyang mga audience na sinulatan ng 1 Peter and 2 Peter. Ibig sabihin, talagang nakadokumento, nasusulat. Ngayon, sa gabi ito, sasagutin natin yung tanong na how to deal with spiritual amnesia. Una, mga kapatid, binanggit na po ni Apostol Pedro sa verse 1, to refresh your memory. Napakahalaga po nun na paalalahanan ang bawat isa. The word to refresh your memory is synonymous with stimulate your thinking. Sa original language po, isa lang yun. To refresh your memory is to stimulate your thinking. So yun po yung layunin ni Apostol Pedro dito, no? To stimulate your wholesome thinking and refresh your memory. So, kailangan pala ng mga tao na laging nire-refresh yung kanilang memory. Diba? Sa computer, mga kapatid, no? Meron dun na button na kailangan ire-refresh mo upang mas, siguro, mas maging maayos yung performance nung computer mo na once in a while, pinipindot mo yung refresh button. Dito, si Apostol Pedro, nire-refresh niya yung memory nung kanyang mga audiences. Pinapalalahanan niya sila. Pinupukaw niya yung kanilang mga pag-iisip. Of course, ang layunin niya, hindi makalimutan nung mga mananampalataya yung mga bagay na naituro na sa kanila. At ang sabi rito sa
2 Peter chapter 1 verse 8, so that they will be fruitful and productive in their knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, sa gayon maging mabunga ang inyong pagkakilala kay Kristo. So isa sa layunin ni Apostol Pedro, kaya nire-refresh niya yung memory ng mga mananampalataya. Sa gayon, yung mga mananampalataya, maging mabunga yung kanilang pagkakilala kay Hesukristo. Okay? So, ang concern po kasi ni Apostol Pedro rito, mga kapatid, yung magkaroon ng right belief that leads to right behavior yung mga mananampalataya. Kaya nire-refresh niya yung kanilang memory. Because we have a tendency to forget what have been told to us. Kung ano man yung mga naituro na sa atin, meron tayo laging tendency na makalimutan. Halimbawa po, mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo sa inyong pagkaalala, ano po yung striking lesson na natutuhan natin last week? Ito, last week lang. Ano po yung tumatak sa puso ninyo, sa isip ninyo, na mensahe na inyong narinig nung isang linggo? Ito, last week lang po yun. Meron bang tumatak sa puso ninyo? Ako, natutuwa po ako dahil may mga kabataan po tayo na nire-require ko sila na magbigay ng kanilang take-home reflection. Ano ang take-away nila dun sa mensahe na kanilang narinig on a daily basis. At natutuwa po ako, meron pong ilan na mga kabataan na nagbibigay consistently ng kanilang take-away or take-home reflection based dun sa ating mga natutuhan. At in doing so, nare-refresh po yung kanilang memory. Okay? So, si Pedro po, yung po ang kanyang layunin, no? Peter, by way of refreshing their memory so that they will not forget the basic message that they have heard. Okay? Because he wants to make it sure that they will always remember these words even after the apostles' death. Na kahit wala na si Apostol Pedro, ay maaalala pa rin ng mga tao, ng mga mananampalataya, yung kanyang aral na ituro. Napakahalaga po nun, mga kapatid, to refresh our memory. Kasi yun nga, yung memory natin ay madaling nakakalimot sa mga bagay na naituro na sa atin. Kaya kita nyo dito sa verse 1, makikita natin, how to deal with spiritual amnesia is to refresh our memories. Pangalawa, mga kapatid, to recall the words spoken earlier. We need to recall the words spoken earlier. Okay? Recall the words spoken earlier by the holy prophets and to what the Lord and Savior commanded through the apostles. Okay? Babasahin ko po yung verse 2. Sabi rito, I want you to remember or recall what the holy prophet said long ago and what our Lord and Savior commanded through your apostles. Okay? Yung pong mga sinulat ni Apostol Pedro, sabi niya, gusto kong ma-recall ninyo yung mga naituro na sa inyo ng mga holy prophets. Kasi nauna pong nangaral ang mga propeta. Diba sa Old Testament, may mga propesya, may mga hula tungkol sa pagdating ng Messiah. So may mga nauna ng mensahero ang Panginoon, yung mga propeta. Ngayon, nung dumating na ang ating Panginoon Kristo, bukod siya yung nangaral at nagturo sa mga tao, yung kanyang mga apostol, mga alagad ng ating Panginoon, ay nagturo din. Kaya kailangan yung mga mananampalataya, ma-recall nila yung mga salita, yung mga utos na ibinigay sa kanila ng mga holy prophets
at ng mga apostol. So dito makikita natin mga kapatid, Peter is reminding his readers of the words and the commands of these two groups, no? Just as the prophets spoke from God as they were carried by the Holy Spirit, so now there is a command given by the Lord Jesus Christ through the apostles. Kaya nga, yung mga tao, kinakailangan i-recall nila. Alam nyo, during that time, wala po silang gadget. Yung mga salita, minememorize nila. They are recalling from their memories. That's why it is very important for them to recall, remember, rehearse. Kasama yun, i-rehearse mo o kailangan uulit-ulitin mo yung mga sinabi ng Panginoon. Sa gayon, hindi nila makalimutan. Kasi nga, wala silang gadget, wala silang cellphone, wala silang tablet, wala silang computer, wala silang internet katulad natin. Actually, tayo po, kung mapapansin natin, handicap pa nga po natin yung mga gadget natin kuminsan. Dahil over-dependent tayo sa mga gadget. Samantalang sila, walang gadget, kaya by memories, by hearing, by recalling, by rehearsing, kung ano man yung kanilang mga bagay na narinig mula sa mga propeta at mula sa mga apostol. Kaya nga, mapalad po na yung mga sinabi ng mga apostol, mga itinuro ng ating Panginoon, ay nadokumento mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon hanggang sa mga sulat ng mga apostol. Kaya nga, dito makikita natin kung gaano kahalaga yung recollection. Napakahalaga na maalala nila. Sa gayon, magkaroon tayo ng kakatiyakan na yung binabasa natin ay authentic gospel. Pag-aaralan natin yan sa susunod na mga araw. Maybe tomorrow, yung authentic gospel. So, dito po, mga kapatid, naintindihan ko yung pangamba ni Apostol Pedro na kung saan may mga Kristiyano po ay malihis ng landas dahil yung mga naituro ng mga propeta at mga apostol sa kanila ay makalimutan nila. So yung po yung medyo kinakabahan si Apostol Pedro. Kaya they need to recall, remember, refresh their memories sa mga bagay na naituro na sa kanila. So, nag-aalala rin po si Apostol Pedro na yung aral na kanilang naituro ay ma-adulterated. Ika nga, hindi na maging pure gospel sa mga susunod na henerasyon. Kasi nga, na-mishandle ng mga unang tagapakinig. Siguro naman sa inyo, yung iba nakapanood na yung laro na relay, yung ibubulong nung nasa una, hanggang sa makarating sa dulo yung mensahe. Pagdating sa dulo, iba na yung mensahe. Yun ang pinangangambahan ni Apostol Pedro. Na yung aral na kanilang narinig mula sa Panginoon, baka pagdating sa susunod na mga salilahi, ay iba na. Kaya nga, napakahalaga po yung recollection. They have to refresh their memories na yung kanilang mga ipinapangaral ay nakasalalay pa rin doon sa katotohanang narinig nila mula sa mga apostol at sa mga propeta. So yun po yung pinaka layunin ni Apostol Pedro, no? To refresh their memories and to recall the words or the message spoken earlier by the holy prophets and the apostles. So, napakahalaga po nun. Ikatlo, mga kapatid. Una, refresh your memories in dealing with spiritual amnesia. Pangalawa, to recall the words spoken earlier. And number three, to remember important
reminders. Okay? Remember important reminders. Gaya nga ng binibigyan ko po ng diin. No? Paalala. Paalala ang gamot sa taong nakakalimot. So we need to be constantly reminded so that hindi natin makalimutan yung mga importanteng mensahe na ibinahagi sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta at ng mga apostol. This is the safeguard, ensuring that they will not be carried away by the error of lawless men. Okay? Sabi sa 3:17, kung tatalon po tayo ng verse 17, kaya't kayo, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo na noon pa ang mga bagay na ito. Mag-ingat kayo. Baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. Kasi gusto pong matiyak ni Apostol Pedro na yung mga mananampalataya, ma-insure nila that they will not be carried away by the error of lawless men. Ayon po sa chapter 3, verse 17. Kaya nga, si Apostol Pedro po, by way of reminders, okay, by way of reminders, lagi po siyang nagbibigay ng paalala. Actually, dito sa second epistle ni Peter, ay lagi po nating mababasa yung salitang remember. 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 Okay. May kanta yun, ha, di ba? Remember. Remember. Patay tayo dyan. Okay. Ibang generation na sabi ni Pauline. So by way of reminders, okay, dito sa verse 3, tingnan nyo ha, sabi niya, most importantly, emphatic yun, ha? Most importantly, I want to remind you of what? That in the last days, scoffers will come, mocking the truth and following their own desires. Most importantly, sabi ni Peter, I want to remind you that in the last days, okay, scoffers will come. So parang dito, sinasabi na ni Peter in advance, okay, yung reminder po will serve as a warning. Okay? As a warning to the coming scoffers. Because time will come, people will mock the truth. People will mock the gospel. People will mock Jesus. Kaya nga, by way of reminder, sinabi na dito ni Peter in advance na nagsisilbing warning. Kaya nga, remember important reminders. Ito'y isang reminder, paalaala, upang pagdating ng araw na ito, maalala nyo kagad, ito yung sinasabi ni Apostol Pedro. Kaya nga, yung pong reminder, okay, sa kayo, hindi na kayo nagugulat. Hindi na kayo nasi-shock. Oh, bakit ganitong sinasabi ng mga tao? Bakit iba na ang ebanghelyo na kanilang ipinapangaral? Bakit hindi na sila naniniwala sa Panginoon? Nabago na. Nasusulat. Sinabi na ni Apostol Pedro. Sinabi na niya in advance, by way of reminders, that in the last days, mockers will come. People will mock the truth. Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid, kung mapapansin nyo,
si Apostol Pedro gumamit siya ng tatlong salita dito para mabigyang emphasis kung gaano kahalaga yung reminders, to remember. Ginamit niyang salita, una, to refresh your memories. Pangalawa, to recall the words spoken earlier by the holy prophets and the apostles. The commandment of our Lord Jesus Christ. Kailangan ma-recall mo yung mga salitang yon. At yun nga po, to remember important reminders. Sa gayon, kapag ka dumating, hindi ka na nasusurprise. Pag dumating, hindi ka na nagugulat. Pag dumating, alam mo na, ito yung mga warning na ibinigay sa atin ng mga apostol. That after their departure, after their death, meron ng mga false teachings na maaring naka-infiltrate sa mga churches by way of reminders. Alam nyo, as far as the Bible is concerned, hindi naman po bago by way of reminder. Halimbawa po sa Old Testament, no, binanggit po yung weekly Sabbath day. During Sabbath, okay, sineselebrate nila yung Sabbath day by way of reminders. And yearly, meron silang tinatawag na Passover celebration. Bahagi po sa kaugaliang Judaismo o sa kaugalian ng mga Israelita, sineselebrate nila yung Sabbath on a weekly basis at sineselebrate nila yung Passover celebration on a yearly basis by way of reminders. Kaya nga po, sa bagong tipan, okay? Kaya rin po inutos ng Panginoon yung mag-partake tayo dun sa Holy Communion. Okay? Dun sa the Lord's Supper by way of reminders. The moment that we are partaking the elements of bread and wine, we are remembering what Jesus has done at Calvary. And He did it for all of us once and for all. Sa gayon, mga kapatid, hindi raw natin makalimutan yung diwa ng sakripisyo ng ating Panginoon na kung saan kaya siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at manumbalik yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At yan ay pinagtibay ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Kaya gagawin natin to hanggang sa Kanyang muling pagparito. Sa gayon, mga kapatid, hindi natin makalimutan yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Siya po ang kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. By way of reminder, we have to celebrate the Lord's Supper, the Holy Communion, the Holy Sacrament na inuutos ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, inaamin po namin meron kaming mga short memories. Meron kaming amnesia. Meron kaming mga memory lapses. Yung iba sa amin ay severe yung aming memory lapses. Andali naming nakakalimutan yung iyong mga aral. Andali naming nakakalimutan yung mga kabutihan mo, yung mga pagpapala mo,
yung mga ginawa mong sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Nakalimutan namin yung ginawa mong pagliligtas sa amin. Nakakalimutan namin yung mga biyaya mo, yung kahabagan mo, yung pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, salamat po. You are constantly refreshing our memories, stimulating our wholesome thinking. Sa gayon, hindi namin makalimutan. Especially Lord, hindi namin makalimutan yung mga salita mo, yung mga aral mo, yung mga utos mo, yung mga pangako mo. Salamat po dahil it has been documented. Nasusulat sa iyong banal na aklat, sa banal na kasulatan ng mga salita mo na kinakailangan lamang namin na araw-araw pagbulay-bulayan namin ang inyong salita, balikan namin ang inyong salita, i-recall namin ang inyong mga salita. Sa gayon, lagi kaming napapaalalahanan. At ito po'y nagsisilbing protection namin, Panginoon. Nagsisilbing kalakasan namin. Panginoon, salamat po dahil meron kaming 6 o'clock morning prayer devotion. Na ito po'y nagsisilbing paalala sa amin sa pagsisimula ng araw. Salamat din po, meron kaming 8 o'clock daily habit, oh God. Itong devotions na ito tuwing alas 8 ng gabi. Nagsisilbing paalala rin po sa amin habang pinagbubulay-bulayan namin ang iyong salita. Sa gayon, ma-refresh yung aming memory, ma-recall namin ang mga salita mo. Magsilbing pagkain namin ito araw-araw ang iyong mga salita. Sa gayon, O Lord, patuloy mo kaming napapaalalahanan ng mga mahalagang bagay na dapat naming alalahanin araw-araw. Especially, nagsisilbi itong babala sa amin. Yung mga salita mo, nagsisilbing warning sa amin. Nakakatulong ito, Panginoon, upang haharapin namin yung mga problema namin sa buhay. Kaya nga dun sa mga kababayan namin na hanggang ngayon hindi pa regular ang kanilang pagbabasa, pagbubulay ng iyong salita. Ikaw ang mag-udyok sa kanila, Panginoon, na bigyan nila ng puwang sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Bigyan nilang halaga ang iyong mga salita. Sa gayon, Lord, hindi po kami mapahamak. Magkaroon kami ng kapanatagan sa aming mga puso, kalakasan, kaaliwan, pag-asa dahil sa iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, as we partake the Lord's Supper, nagsisilbi itong paalala sa amin sa iyong ginawa para sa amin. Inaalala namin sa gabing ito, O Diyos, ang iyong ginawang sakripisyo, ang iyong ginawang pagliligtas sa bawat isa sa amin, na kung saan, O Diyos, inialay mo ang iyong sariling buhay. Panginoon, salamat po sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang nagbata ng lahat ng hirap at parusa na dapat ay para sa amin. Inako mo ang aming mga kasalanan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng iyong katawan at dugo na itinigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinuwis mo ang iyong sariling buhay, tanda ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagmamahal.
sa iyong walang hanggang habag at biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga sa gabing ito, muli kaming kakain ng tinapay. Nagsisilbing paalala sa amin sa iyong ginawa na sakripisyo ng paghahandog ng iyong sariling buhay para sa amin. Mga kapatid, sabay-sabay nating kainin ang tinapay na may pasasalamat sa Diyos. Kinikilala din po namin, Panginoon, na ang iyong dugo ay banal. Ikaw ang kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang iyong dugo ay banal at sapat upang mapatawad kami at maging malinis kami sa harapan ng Diyos. Inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. At pinagtibay mo sa pamamagitan ng iyong dugo ang aming pakikipagtipan sa Diyos. Na dahil sa iyong dugo, nanumbalik ang aming kaugnayan sa Diyos. Panginoon Jesus, salamat po sa iyong ginawang sakripisyo. Patuloy ka naming alalahanin hanggang sa iyong muling pagparito. Mga kapatid, sabay-sabay nating inumin ang grape juice na ito, sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Muli po nating awitin yung inawit nating kanina, by way of reminders. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, Lord. Remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, O Lord. Once again. Lagi po nating alalahanin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa. Alam ko po may kanya-kanya tayong kwento sa kadakilaan ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At ito yung mga bagay na when we look back, ito yung magpapatatag sa atin dahil sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa bawat isa. Thank you for joining us tonight. Kami po ay nagagalak na makasama, lalong-lalo na po yung mga first-timer. Wine-welcome po namin kayo dito sa Devo natin gabi-gabi. Thank you so much, Sister Melody Nalusa, kasama ng kanyang buong pamilya, at Evelyn Gamboa at si Kuya Obe. Sister Mabel Makadangdang, Ate Gemma Sumile, happy birthday to Rose Sherbo ngayon. Happy birthday, Rose, sa iyong kaarawan ngayon. Kasama dyan sa Israel nila Rochelle Mendoza Ocampo, saka si Annaline Flores. And Ate Gemma Sumile. Rain Jane Centeno, thank you for joining us. Mary Jane De Guia Perez, maraming salamat. Patuloy ang aming dalangin sa kagalingan mo at ng iyong anak. Kanet Panganiban dyan sa Hagunoy, Brother Buds Israel, Sister Jane Dingo, Nanay Lolita and Tatay Ador sa Ordaneta, kasama si Edna, Sister Cabet del Rosario, Brother Bobby Gonzalez and Ate Percy, Sir Sean and Sister Jonna Lynn. Melody Lanusa, bati ko na.
Sister Marivic Villasenor, Sister Arlene Uson, natutuwa ako at nakadalaw dyan sila Petet. Jesusa Kulanay, Violeta Virtusio, kami ay nagagalak, nakasama ka namin uli. Sister Violeta, Fe Santos, maraming salamat. Brother Sarix, hello Dayan, at sa dalawan yung si Caleb at saka si Chloe, hello sa inyo dyan. Kuya Ray Gonzalez, Kuya Cesar Del Rosario, May Centeno, Diolola, Ka-Edit De Guia, hello po sa inyo dyan sa Gunoy. Shane Bituin, hello. Zen Aida Baruga, Sisters Zenny, Jane Arian, thank you for joining us tonight. Sister Josepa Kulanay, Pastor Moses Gamata, Amalie Facal, thank you. Di ko alam kung si Amalie somewhere in Mindanao or Visayas. Alamin natin. Thank you dahil sa pagsama mo sa amin gabi-gabi. Sister Flora Rabukyao kasama si Kuya Andy, si Shasha at si Zai. Ito na naman si Urja Amier. Hindi ko alam kung ano talaga ang pangalan mo. Patawarin mo na ako kung hindi ko ma-pronounce na mabuti. Rio Calusa, thank you for joining us. Esther, Nanay Esther Alcantara, and Tatay Cesar, hello po sa inyo dyan. Shane Bitton, Sol Mendoza, Jane Arian, Lola Petting Del Rosario. Ingatan po kayo ng Panginoon dyan. Huwag po tayong labas ng labas. Sister Sharon and Pastor Gilbert, hello po sa inyo. Ate Tess Del Rosario and Tisha Ople. Ma'am Erlinda Cruz, thank you. May Ann Almuete Lanusa, salamat sa pagsama mo sa amin. Sister Glad, Brother William and Gwen Alcantara Galano. Arlene Uson, E-Grace Alcantara, nasa UAE. Hello, magandang gabi sa inyo dyan. Sister Narisa Aduka, Ma'am Weng Ferrer, Carm Rimas, kasama si Jester. Hello, Sir Rod. Maraming salamat sa inyong mga taga-SOCMED. Kaway-kaway sa mga taga-SOCMED na sila po ang mga nag-a-answer sa inyo gabi-gabi. Fe Santos, Sister Glenda Martin, Adora Abuan. Thank you for joining us. Welcome sa ating Devo. Maria Ebony Bertuccio Garcia, salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Sister Suzette Empainado, Emma Aguila ng Batangas, San Juan, Batangas. Cyril Marie Castro, Jennifer Camero, Ate Je Pugoon, Mami Cecilia and Doktora Ellie and Shello, Jairus Paulo, Ate Joanne, Kuya Jerry, at lahat ng mga Garcia family, Wilma Tamiing, Wilmer Dean and Cyrene, hello. Thank you sa inyong pag-join sa ating SOCMED. Brother Ahmed Kapuyan and Mami Getty, and Kay Policarpio, Johan, and Mateo, kasama ni Ma'am Abet and Kuya Jojo. Tito Ben and Tita Judy, at sa lahat po ng mga nag-share. Alam nyo, meron po tayong mga kapatiran kung minsan nag-share, 20 to 24 na nag-share. Kaya yung ating, alam nyo, pagka nag-share po kayo, umaabot po ng 600 to 800 kung minsan yung nare-reach natin na viewers dahil po sa inyong panonood, pagko-comment at pag-share ng ating link. Mas marami po ang ating naaabot araw-araw kung lahat po tayo ay nag-share ng salita ng Diyos. I-click nyo lang po yung share button. Kaya salamat po sa lahat ng nagpa-participate sa gabing ito. God bless you po and good night. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless. Good evening.